Hi guys, shout out sa iyo lahat ng dyan at Happy New Year! sana maging happy ang New Year natin itong taong ito, itong 2022 na to. Ako naman talaga, lagi ko talaga tinitignan, no? Hindi lang kasi ako nakafocus, no? For how many days, dahil may ginagawa ako. Pero at this time, siguro, here. Dito na ako. Kasi nga, patapos na yung ginagawa namin. So, maybe next year, no, this year, no, na alam na, hindi natin alam kung anong mangyayari, no, kung anong mga darating. Pero this time, upo muna ako, sit and focus dito sa lahat ng mga nangyayari sa ating ngayon. So, isa lang hinihingi ko sa ating lahat, sa ating mga kabansa, no, guys, na sana, magiging vigilante tayo sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Yung mga paggagamit nila sa atin at sa ating mga kabansa, kapwa natin Pilipino na talagang nahihirapan sila kung saan sila pupunta, kung saan pupunta sila na departamento. No, wala silang ibang naisip kundi Raffy Tulfo. Kahit na alam nila na anong mangyayari. Una kasi, financial, no, financial problem, kaya doon sila pumupunta kay Raffy Tulfo. Dahil nakikita nila every time si Raffy Tulfo nakatanggap ng may mga reklamo, nagbibigay ng pera. So, di ba? Yung iba doon pumupunta, nagre-reklamo at naghahangad ng may ibibigay. Then, sabi nila, yung Raffy Tulfo in action ay madali lang ang pamamaraan ng batas. In short, hindi sila dumadaan at gumagamit ng due process. So, they jump into conclusion, parang kangaroo court ang ginawa nila sa ating judiciary o sa ating korte o sa ating batas. Ganun yun. Parang gusto nila instant mommy noodles yung mangyayari sa atin, ano? Sa ating pamamalakad, sa ating due process. So, siya ay inaabuso siya at nagbabiolate siya o isang violators sa ating batas. Sa kadahilanan na hindi siya gumagamit ng judicial system natin, no? Yung due process. Kasi nga, ang sabi niya, meron na siyang kapitan, meron na siyang barangay captain, meron na siyang ganyan-ganyan, hindi na kailangan duman sa NBI, direkta na sa Kamkrami, tapos tatawag siya ng abogado, pagkatapos tatanungin niya yung abogado, pagkatapos, yun na. Tapos sasabihin niya agad, okay, ito, kasuhan natin to ng vowsy, ito, tapos like, ibablap niya yung isang tao, parang may takot, hindi naman extortion, dahil ang extortion eh, magbibigay kang pera, ano? Ang kanya naman guys ay hindi ano, yung ginagawa niya is tinatakot niya at binablap niya yung isang tao para yung nag-complain ay magiging kampante ano sa lahat ng mga ginagawa nila, ano. To the point na yung pananakot nila sa isang respondents o sa taong kino-complain, no, eh maaalarma at yun sasagot ang ganun. Pero ang bagay na yun, no, makikita mo na paano ka magiging pro-life, pro-poverty, pro-family, pro-couples, pro-mister and wife, husband and wife, and pro-children kung binaviolate mo ang isang tao at karapatan ng isang tao sa loob mismo ng istasyon o channel mo. Ang ginagawa kasi ni Boss Raffy Tulfo, hindi niya nakikita ang sarili niya kung ano siya, kung anong ginagawa niya sa asawa niya, sa tunay niyang asawa at doon sa anak niya. Iniwan niyang buntis si Ma'am Joliet, tapos nag-file siya at gumawa siya ng sarili niyang divorce na illegal. Then, nagpakasal sa isa, then nagpakasal naman siya kay Jocelyn yang nandyan sa ACCIS na representative na asawa niya. So, dalawang beses niya pinakasalan, illegal. Okay? Illegal. Kasi nga, hindi naman sila na naghiwalay at na-divorce talaga nung una niyang asawa. So, dalawang beses niya nakasal kay Ma'am Juliet, isang beses sa isang babae at sa tunay niyang asawa. So, apat na beses siyang ikinasal. Paano mangyari yun? Di ba? Yan na lang natin intindihan. Tapos pangalawa, yung mga ginagawa niya, italiwas na taliwas dun mismo sa kanyang programa. Nakuha niya ba guys? O yung ginagawa niya sa programa niya at pinapakita niya sa madlang Pilipino ay
taliwas sa tunay niyang pagkatao. So kaplastikan, di ba? So kayo na mag-isip, ibubuto niyo pa ba ang ganitong klaseng tao? Nasa isa naman siyang mapang-abuso sa atin. Mapang-abuso na ng ating batas, mapang-abuso ng ating karapatang pangtao, human rights. Mapang-abuso siya sa mga kababaihan na dapat kaso nito, vow C, violations against women and children. Kasi nga, nababayilate niya talaga ang karapatang pambabae dahil pinuprograma niya at inu-on-air niya lahat ng mga nangyayari. Kung halimbawa may kabulastugan si girl, talagang ilalabas niya at mag-enjoy sila, pagtatawanan lahat, sisigawan niya, tatakuti niya, whatsoever. Then si lalaki naman, kapag nakagawa ng kasalanan yung isang lalaki, yung nangangaliwa, like nangangaliwa, no, especially ganyan yung sa channel niya. Alam niyo ba yung ginagawa niya sa channel niya? Parang sabungan. So si lalaki naman kung nangangaliwa or yung ibang lalaki na na-violate din yung karapatan nila. So dapat nga pantay yung batas natin. May VAWC, violations against women and children, and VAMC, violations against men and children. Kasi nga meron ding mga kalalakihan na na-violate yung karapatan nila. So for me guys, kaya ako ganito dahil nga advocates o yung advocacy ko ay talagang pinupush ko. Kasi ang gusto ko mangyari, walang maaapang abusong tao katulad ng ginagawa niya. Inaabuso niya talaga yung rights ng tao. Especially sa mga children na kinakaladkad niya mismo. Mismo yung nanay, yung mga anak, yung dati yung nagpakamatay nang dahil sa sobrang hiya, nang dahil sa ginawa niya na kinakaladkad pati yung nanay at mga anak. Tapos pinahiya niya at kinampihan pa niya yung banyaga dan sa kanyang kapwa Filipino. Di ba? Dapat ang ginagawa niya, pinoprotektahan niya tayo. No, as a girl, as a woman, pinoprotektahan niya tayo. Pero hindi mo in-expect na, wow, akala mo kung sino ka, boy. Parang ganun ba? Ang sarap sampalin na, para magising ka, kung sino ka magsalita, kung sino ka makapag-ano sa mga lalaki, at dun sa mga kwan, kasi nga, ganyan ang ugali mo. Di ba parang ganun? Ngayon, yung mga bagay na yon, yung nagpakamatay dahil sa sobrang hiya, yung teacher na pinahiyaan niya, yung kapwa nating OFW na andun sa Saudi Arabia before na inano nila, pinadeport nila, ha? Pinagtutulungan nila, pinapahiya nila, tapos pinadeport si girl, si Arnel Ignacio at siya nagkakasundo at pinadeport nila. Kung totoo si nagtatanong ako sa mismong taga-Pulo at friend ko ang tinanong ko, napakamalaking mali yung ginagawa nila dahil sila mismo ang naglabas ng nude picture nung babae, nung anong ginagawa niya doon sa loob ng banyo. So alam niyo ba yon? At sila mismo ang naglahad na para kung malaman niyo ng Ministry of Interior ng ating Saudi Arabia, naturalmente, no, pang-aabuso na rin yun, at pugot ulo or palo ang matatanggap ni girl. So, ang ginagawa nila, tinawagan yung employer, parang, na, ganun din ang nangyayari, no? Parang takot, tinakot, o nablap. Natakot yung employer, pinadeport naman si girl. Ganun ang nangyari, iyak nang iyak si girl dahil marami siyang utang sa Pilipinas. Hindi naman nila talaga binigyan si girl, ang binigyan nila si boy. Pero si boy naman din, sa kadilanan na sobra na siyang mataas sa tingin sa sarili niya, nagkaroon din siya ng iba. Alam niyo ba yun? So, walang nangyayaring matino. Walang nangyayaring matino sa galing dyan sa programa niya. Ang dami niyang ginawa guys. Nabushit ako that time. Binanatan niya siya ng binanatan. Kahit tingnan niyo dito sa post ko sa Brett Toro Milana andyan. Binanatan ko siya ng binanatan. Wala lang isang buwan nangyari na ang ginawa niya sa isang teacher na napahiya rin siya. Dahil niya, gusto niyang ipatanggal ang teacher. So, ganon ang ginagawa niya. Gumawa siya ng sarili niyang batas. Hindi siya gumamit ng due process. Gumawa siya ng kangaroo court at instant mommy doodles na justice. Ganon ang ginagawa niya. Kasi nga, ang dali niyang tumawag ng pulis, tumawag ng taga-kamkrami, tumawag ng abogado. Alam niyo yun, hindi na dumaan sa tamang proseso. Kaya ganyan ang nangyari sa bansa natin na namumulis siya niya tayo. Yung karapatang pangtao, yung human rights, molested niya.
kayo.